itinutuling ng bagong PNP chief na si Police Lieutenant General Leonardo Carlos na isang malaking hamon sa tatlong dekadang pagseserbisyo niya bilang pulis ang pamunuan ng nasa mahigit 200,000 PNP personnel. Ayon kay General Carlos, itutuloy niya ang mga programa ng mga nagdaang pinuno ng pambansang pulisya, gaya na lamang ng intensified cleanliness policy ni General Eliazar at fiscal transparency and accountability at pagpapanatili ng maayos na body mass index ni retired General Archie Gamboa at Dibold Sinas. Walang maliit o malakimang problema. Lahat ay bibigyan natin ng sapat na kaukulang atensyon. I expect the same enthusiasm and energy given to keeping every police station clean and orderly, for this is a reflection of the true heart of the PNP. Sinabi pa ni Carlos na tututukan rin niya ang paglaban sa kriminalidad, insurgency at terrorism at korupsyon. Mas paiigtingin ang paglaban sa illegal na droga sa pamamagitan ng mass improved na Oplan double barrel. Ito ang flagship campaign ng PNP sa war on drugs sa ilalim ng administrasyon. Punteriya nito ang high value target o ang tinatawag ng mga big fish drug sellers at Oplan tokhang na tumutugon sa pagbabalik loob ng mga small time drug dealers. We will implement even more strongly our enhanced managing police operations, its programs against criminality, and our double barrel finale version 2021 against illegal drugs. We will improve these programs as necessary and introduce further reforms as needed as we strive to make more potent these tools against crime and illegal drugs. Bukod dyan ang pagtutok sa pagtulong sa problema sa COVID-19 pandemic at ang seguridad sa 2022 elections. Sisiguraduhin po natin na hindi masasayang ang boto ng ating mga kababayan at magtatagumpay ang ating halalan na walang bahid ng karahasan at katiwalian. Si Carlos ang 27th pinuno ng pambansang pulisya at 7th sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nakatakda niyang pamunuan ng PNP ng 6 na buwan bago sumapit ang kanyang mandatory retirement age of 56 sa May 8, 2022, isang araw bago ang election day. Samantala, kasabay ng change of command ceremony sa Campo Crame, ipinwesto na rin ang bagong pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay si Lieutenant General Andres Centino. Si Centino ay dating commanding general ng Philippine Army at mista ng bagong pinuno ng pambansang pulisya na si General Leonardo Carlos. Ang kanyang husay at karanasan sa trabaho ang naglukluk kay Centino para hirangin pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pinilitan ni Centino ang kanyang mista na si General Jose Faustino Jr. na nagretiro sa pwesto kahapon. Brian Baldarahe, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.